What's up mga kabayan, and welcome back to my channel. Araw ng Sabado ngayon, kaya magbabakwas tayo ng mineral water station ngayon. Pero bibili muna tayo ng tubig. Ito yung gagamitin natin na truck. Bibili tayo ng tubig. May dalawang tangke ito. Bawat isang tangke nito, ang laman niya ay 1,500 liters. Kaya may 3,000 liters tayo na bibilhin. Kaya samahan niyo ako. Pupunta tayo sa San Juanico Water Station, a water sewerage system. Nga pala. Doon tayo bibili ng tubig. Sa ngayon, ito yung binibilhan ko tuwing dalawang linggo. Bumibili ako ng tubig, tag 3,000 liters. Dalawang linggo kasi pangkonsumo yan dito sa farm. Pang-inom namin, inom ng mga aso, mga manok. Dito yan, kinukuha namin yung tubig kasi wala pang nawasa yung farm dito. Kaya bumibili lang kami. Ito, pupunuin muna natin. Yan, malapit na pala. Nung napuno, uwi na tayo para mag-backwash na tayo ng mineral water. Dito tayo sa kaliwa. Nasa highway tayo ngayon ng Kabalawan, Tacloban City. Ito, patawid tayo ng tulay papuntang Suhi. Barangay Suhi, Tacloban City. Ito yung road papuntang Babatngon. Mga 10 minutes darating na tayo. Kasi malapit lang naman. Ito, nung nakarating na tayo, kailangan natin isalin yung tubig dito sa tangke na to. May water pump tayo na di kuryente. Dito natin isasalin. Pagkatapos dito, papunta rin yan dito sa water station namin, yung mineral water. Ito yung galing na yan sa filter. May tatlong filter tayo na malalaki. Ito yung ibabakwas natin ngayon. Kasi dapat 2 to 3 months ibabakwas natin. Ito, papalitan natin ng filter din. Yung filter na maliliit, yung 10 inches na ano yan, ceramic. Ito yan, 10 inches lang to. Yan, papalitan natin yan mamaya. Ang tawag dito ay ceramic filter cartridge. I-on ko muna yung motor, yung water pump, para mag-backwash na tayo. Kailangan lang natin ipihit doon sa ano yan, rinse muna, i-rinse muna natin. Naka-rinse na yan. Kahit ilang minuto lang, ibabackwash na natin dito, backwash. Yan, nakabackwash na yan. Lalabas yan dito yung tubig na marumi. Ito, kailangan kasi mag-backwash every 3 months or 2 months. Kasi manumano lang to na
machine, hindi yung katulad ng iba na automatic na nag sisiparit yung dumi ng tubig. Ito manumano to, ibabakwas natin every 3 months. Kaya yung lumalabas na tubig, mapapansin nyo talaga yung dumi kasi naiipon siya. Samantala yung automatic na yung mga purified station, hindi mo mapansin na marumi kasi ano yan, nasisiparit kagad yung marumi na tubig, pinifilter, tapos nasisiparit kagad yung ano, yung marumi na tubig. Dito na tayo sa pangatlong filter. Ito may apat na ano yan, adjustment, kasi una yung ano, yung backwash, apat yan, backwash, tapos pagkatapos ng backwash, ilalagay mo sa brine slow. Yung brine slow, ilalabas yan yung ano, yung marumi na tubig din sa ano, sa lalag container ng mineral. Tapos brine refill, ibabalik na naman ang tubig. Tapos ito yung past rinse. Pagkatapos yan, service na. Yan, ilalagay mo lang sa service. Ngayon nag-refill na ako ng kuan tubig sa container niya, yung sa para sa mineral. Lalagyan na natin ngayon ng asin yung mineral na yan, kasi yung tubig na to na filter na yan, posible mawala yung mineral. Ito lalagyan natin ng mineral asin yan, para sa mineral na asin yan, hindi yung para pang luto yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, limang baso lang yung ilalagay natin. Tama na yan. Hindi yan yung asin na tinitimpla sa pagluto. Iba to na asin, para sa mineral water to. Ngayon ilalagay na natin sa past rinse para matimpla na rin yung titikman natin kung maalat pa o tamang-tama na yung lasa ng tubig. Pag okay na, ilalagay natin sa service. Yan, okay na. Ilagay na natin sa service para makainom na tayo. Yan, okay na. Ngayon, papalitan na natin yung dalawang filter sa finished product na yan. Kasi naka-filter na yung tubig. Bago ilabas sa gripo, dadaan pa rin dito sa ceramic na filter. Ito mga ceramic na filter to. Ito yung magpapasarap ng tubig. Pinong-pino na yan. Ito yung pangalawa kasi dalawa yung nilagay natin. Dalawang filter to. Kahit baliktarin yan, okay lang yan. Basta ipasok mo yung filter na yan, yung cartridge. Yan, tapos na mga kapatid, mga kabayan. Higpitan lang natin para hindi tumagas yung tubig. Saka babalutin ko yan ng karton para hindi mag-molds.
Kaya hanggang dito na lang mga kapatid, mga kabayan. Maraming maraming salamat sa panonood. Ito yung linagyan ko ng karton para hindi mag-mold siya sa loob. Pwede na tayo uminom. Hanggang dito na lang sa susunod na lang na video mga kabayan. Maraming maraming salamat po sa panonood. Yung hindi pa nagsusubscribe, paki-subscribe na lang po. At huwag kalimutan mag-like. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. God bless po sa inyong lahat. Thank you.